ngayong araw kahit maulan sa maraming parte ng North Luzon ano, at saka hanggang Kamaynilaan, ngayon po ang simula ng tinatawag namin na step 1 registration sa the national ID. Ano po ang mangyayari ngayong day 1 na to? Ano yung mangyayari? Nagbabahay-bahay po ang mga enumerators ng PSA. 5,000 po sila, more or less, including the supervisors. At pinupuntahan nila ang mga low-income families na na-identify po ng listahan ng 3 ng DSWD. So, hiningi po namin ng listahan ng 3 ng DSWD at yun ang pinuntahan namin sa 32 provinces. Bakit nga ba uunahin ang isa pong objective ng ating national ID ay financial inclusion. Yun po okay. Ang binigyan ng prioridad. Kaya po kahit na meron tayo ngayon COVID pandemic ay talagang isinulong na mag-umpisa itong registration sa the national ID para po itong mga low-income families ay sila po kasi yung nangangailangan ng tulong, tama po, financial, pero wala silang mga bank accounts dahil kulang po sila o wala silang mga IDs. Okay. So para po maging mas madali ang pagbigay ng ayuda sa kanila ng gobyerno ay at mapadaan po natin through financial institution, kaya po sila ang talagang binigyan ng prioridad sa national ID. Okay, meron kaming 32 provinces na in-identify. Ito po ay basehan po namin dito ay ito yung mga probinsya na may pinakamaraming poor families base sa resulta ng 2018 Family Income and Expenditure Survey. Pero in addition to that, tinignan rin po namin yung COVID cases dun sa mga lugar na yon. Siyempre, kahit maumarami, kagalo po dito sa NCR, kasama po sana ang NCR dun sa areas to be covered. Kaya lang po, napilitan kaming i-defer yung operations ng NCR because of the high COVID cases. At that time, August na, pina-finalize namin yung areas. Okay. Ang target ng PSA na matapos ang pagre-rehistro no ng for the national ID ay by the end of the term of President Duterte in June 2022 we would have registered majority of the Filipinos at ang majority na ito ay about 90 million. Oh, 90 million. Of the total population. Okay. Ano ba yung mga itatanong pag may kumatok sa inyo ngayon at sabi niya kayo ko ay isa sa mga napiling mauunang magparehistro? Ang mga tatanungin po ay pangalan, full name, gender, babae o lalaki, birth date, kailan ka ba pinanganak, saan ka ba pinanganak, ano ang iyong blood type, ano kung doon ka nakatira, di siyempre po kukunin yung address mo, pero meron ka pa bang ibang permanenteng tirahan? Ikaw ba'y Pilipino o resident alien? At ano ang iyong marital status? Pero optional po ito. Tapos, mobile number at saka email address. Yan lang po dapat ang tanong. At may isa pa po kaming tanong. Ang isang tanong na yon na napaka-importante ay meron ka bang bank account? Hanggang doon lang po ha, walang tatanungin kung magkano o saan. Basta bank account lang. Para malaman kagad namin kung saan lugar yung maraming walang bank account. Dahil po nakikipag-coordinate kami with Land Bank of the Philippines, parang magko-collocate po sila doon sa mga lugar na maraming walang bank account. During the registration, ito naman po ay sa step 2 po yun. Teke po na ano yun kapag merong ganun. Oh, okay. Wala pong ganun na tanong. Any distinguishing mark, wala po. Oh, okay. Kasi, bakit po hindi tatanungin yun? Kasi po, pagdating po ng step 2, pag dumating na yung registration, pupunta na yung
pinuntahan ngayon doon sa registration day, sa start ng registration, which is November 25, kukunin po ang biometric information. So, yung biometric information niya, yung 10 daliri, yung finger mark. Oo. Piano siya. Opo. Yung iris, yung sa mata, at yung picture. So, dapat po makita na lahat doon kung ano man ang distinguishing. Pero ang pinaka-distinguishing po is the iris and the finger prints na 10. Gaano kahalaga ang impormasyon? Actually po yung impormasyon, hindi po yun. Ang pagbibigay po ng impormasyon para may isuha ng ID, ang pinaka-importante ho ay yung gamit ng ID pagkatapos mong marehistro. Kasi yung ID po ay gagamitin mo sa maraming bagay at sa lahat ng transaction mo sa gobyerno at pati sa private sector. So, kunyari po, sa gobyerno, pag nakipag-transaction ka sa munisipyo, hihingian ka po ng iyong national ID. Example, yung pagpapile po ng income tax. Aha. So, pag ikaw ay bagong taxpayer at ikaw ay mag-represent ng iyong credential, hindi mo na kailangan ng marami pang ibang ID. Sufficient na yung iyong national ID para ipakilala na ikaw si ganitong tao. Okay. Yung pag-take po ng example ng civil service exam, di po ba? Nagsasabit po sila ng birth certificate parang patunayan na ikaw nga itong taong ito. So, madali na po yun. Hindi ka na kailangan ng birth certificate. National ID na lang ang iyong ipapakita. Okay. So, maaari pong bagay. Maaari pong yung pag-issue ng senior citizen card ay baka hindi na gawin ng bawat local government unit. Kasi sasabihin na lang nila, kayong mga senior citizen dito sa ating bayan, dapat may national ID na kayo, pumunta kayo para lang i-record namin kung sino-sino na kayo na nag 60 years old and over. Hindi na pwede na nilang hindi kailangan isyo ng ID, yung national ID na lang ang gagamitin. Yes po, pero medyo iba hong usapan yung sa PWD. Okay. Kasi po yung ating national ID, wala po itong indicator ng isang PWD. Pero yung edad po, yung senior citizen, pagiging edad, at yung edad niya, makikita mo po dun sa ID mismo.